So ito po ay ang bloodline po nito is Boston na paboritong babae po. Okay. Tapos yung isa po is naka-cross po na Boston sa Hatch po. Yung isa. So nasa mga 4 months old po na babae at lalaki. Babae to babae. And then ito po yung sweater ko na one time winner po. Okay. Nabili ko po dito na sweater. Nabili ko to ng 8,000 kak na po ito. Okay. So ito po yung ito po yung manok po na sinasabi ko po sa inyo na sililigalo ko sa kanya. Oh, selfie ka dyan, sir. So hindi niya alam, sir. Oh, halika ni Sir Jun. Okay, so halika Sir Jun. Yeah. So Sir Jun, ano sabi mo na? Yan, maganda ba yan, sir? Maganda pati yung lalaki, sir. Maganda. Binitaw natin kanina, sir. Maganda. Maganda. So kamusta naman kung yan, sir, ibinigay ko na sa iyo? Nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, idol. Tapos napakaswerte ko. Napakaswerte ko kasi bukod kahit na malayo yung pinanggalingan, at least nawala lahat ng pagod ko. Kasi meron akong ganito, tsaka ipapangako ko na aayusin ko yan, padadamihin ko yan. And thank you very much sa opportunity na nabigyan mo ako ng magandang panimula. Okay. Sabi mo sa akin, sir, di ba saan ka nabili ng manok lang? Sa ano, ang bibili ako ng manok sa may Bulacan, sa may Tungko. Meron doong bilihan ng parang palengke na may bilihan ng mga manok tuwing linggo lang. Tuwing linggo lang? Oo. So magkano ang manok doon, sir? Ano, may 1-2, may 1-1. Yung mga binibili ko, 1-2 naman, tsaka 1-1. Parang yun yung pinaka-high-end na rin. Pinaka-high-end mo, 1,000, 1-2. Kasi yung pusta mo rin sa manok. Oo, yung pusta ko naman, ano lang, 1-1 lang. Ang pinakamalaki, honest talaga to, kahit malaman pa yan ng mga kasamahan ko. 2,200 lang, pinakamalaki yung pusta. Pinakamalaki yung pusta. Talaga, naglilibang lang talaga. Oo, talaga. Okay, so, yung na... Rinig ko yung storya ni Sir Jun kasi wala naman siyang kakayahan na bumili. So, yan po yung regalo ko sa kanya. So, yung iba naman, wag naman kayo mag-selos kay Sir Jun, ha? Okay, so yan po ang 4 months old balitriyo po yan. No, sinyay ko po sa kanya para sabi ko makapagsimula siya. Actually, nakita niya sa Bitaw yung lalaki na yan. So, anong masabi mo sa lalaki ng Bitaw? Napaka the best talaga. Talagang kahit walang tarif, papatay yata. Ayan po, kasi ano po yan, nabili ko po sa Bacolod. But anyways, sabi niya nila, mag-share ka lang. Share your blessing. Hanggat makapag-share pa tayo, may kakayanan pa tayo mag-share. No? Kasi yung iba... walang kakayanan. Nakakilala naman natin yung taong may kakayanang magbigay, may kakayanang magbili. Okay? So, si Sir John, siya po ay isang bartender sa ano lang. So, ang sahod niya is napupunta sa misis niya. Siya ay umaasa lang sa tips at saka service charge. Pero ngayon sa pandemic, for 9 months talagang close talaga. Close talaga. Lang namin yan December 20. December 20 lang. So, nakaraan lang. So, parang ano lang, let's say, Wala pang one month na nag-open. Okay, so si Sir Jun din po, sa mga hindi nakakalam, siya rin po ay isang parang tulad ko rin na, pero sa kanya naman is nagtuturo siya ng bartending po ng libre sa mga estudyante HRM. So marami na rin po siyang mga event every December talagang fully booked siya. Okay, so yun lang po mga ka-tubers, hindi naman namin binablog to para ipasikat yung pagbibigay natin sa kapwa. But then binablog namin to to show na merong mga taong willing to share. Okay? Willing to share at hindi yung tipong pera-pera. Okay? At ever since naman, mula pa noon, talagang every birthdays ko, every December, is talagang nagbibigay ako. But luckily, si Sir Joe, napili ko siya na bigyan ng ganitong pabuya kasi unang-una sa effort niya at sa dinanas niya na for 9 months na wala talagang kinikita. So, para sa akin naman, hanggat makapagbigay pa ako mga YouTubers, okay? Hanggat may makapagbigay pa tayo at makapag-share tayo sa kapwa natin, go lang. Kasi ang sa akin lang naman,
Yung pera po, kikitain natin yan. Pero yung makapagpasaya tayo ng kapwa natin, is iba yon. Sa ibang level yon. Kaya sabi nga ni Sir Jun eh, parang, di ba, jackpot kung sa ibang ano, di ba? But then, sa akin naman, Sir Jun, ano, as long na makita kita na may maabot sa pagdatari, no? Kumusta naman yung tutorial na tingin na? Maganda, marami ako natutunan. Yung kumpiyansa ko sa pagdatari, parang malakas na ngayon. Malakas na ngayon. Malakas na yung kumpiyansa, hindi ka tulad dati. Takot sa kantsaw eh. So, okay. Ito, mahirap eh. Oo, pero ngayon, na-correct na natin yung pagkakamali mo. Okay, sa lahat, so, from sa pen. From sa pen. And then nakita ko naman na talagang maganda yung naging performance niya, no? So, time check natin ngayon is ano lang? Anong oras yun pa? Oh, 11:37. So, ganun kabilis siya kasi actually 2 years na nag-gitare. So, let's say, mga 2 hours ko lang tinuruan si Sir Jun. Diba? And then yan, pauwi na siya ng ano. Kaya siguro kahit matulog to mamaya, yung ngiti talaga niya tuwang-tuwa. Hindi nga matutulog. Oh, hindi na siya matutulog. Ihipuin lang yung mga manok niya. Okay, yan yung Sir Jun. Sinisiguro ko sa'yo po na bid yan mga yan. Sinisiguro ko sa'yo na hindi ka na mamatahin ng mga magiging kalaban mo, no? Kasi bumibili ka lang sa kanto-kanto. Kaya sabi ko nga mga YouTubers is ano, kumbaga gusto rin natin mabago yung buhay ng iba. Tulad niyan, mga simpleng pampasaya lang sa kapwa. No, ako talaga halos walang nagbibigay sa akin ng libre. Bihira. No, pero kumbaga lahat binibili natin sa ngayon naman. Actually, kahit sa pandemic talaga, di ba? Halos lahat binibili. But then, kailangan meron tayong ano, kawang gawa as always. Laging meron ganun habang may buhay tayo. Huwag yung kalimutan yung kawang gawa. So yun lang, Sir Jun, maraming salamat. Thank you very much din. And hopefully one day magkikita tayo pag makapasyal kayo dito ulit. Okay, ako Sir Jun, wala namang hiningi sa yung kapalit. Basta makikita ko lang may maabot ka. Minsan mag-text ka lang sa akin, nanalo ka. Okay na sa akin yun. Tsaka yung mga manok natin na ng mga to is talagang dadami yan. Pag namatay, bumalik ka lang sa akin. Ha? Bibigyan kita ulit. So yun lang, Sir Jun. Merry Christmas and always remember to stay humble and be nice and always remember that goodwill wins always. Bye-bye. Bye-bye.